Maliit man sila, pero hindi dapat ipagsawalang bahala. Dahil hindi mo namamalayang palihim na silang umaatake at naninira. At sa oras na makita mo sila, huli na at malaki na ang pinsala. Ang tumpok ng lupa na gaya nito, paniwala ng iba, may mga nakatirang engkanto na kung tawagin ay nuno sa punso. Di raw dapat gambalain o sirain dahil baka balikan ka nito. Ang totoo, may nakatira talaga sa punsong ito, pero hindi engkanto o maligno, kundi anay. Ang mga punso o mound, ginawa mismo ng mga anay na kung tawagin ay mound building termites. Ito siguro yung daanan nila. Yes, tunnels, no? But aside from being passageways or tunnels, itong mga daanan to serve as a cooling or air conditioning system. They designed the mound such that the air can flow from the surface inside their house. Napaka-amazing na activity ng mga termites. So think na bulag sila, they can't see. Sa pinakagitna ng punso, makikita ang royal chamber. Dito matatagpuan ang pinakamahalaga at pinakaprotektadong miyembro ng kanilang colony, ang kanilang reyna. Makikilala ang queen termite sa laki ng kanyang abdomen, ngunit maliit ang ulo. Sa laki nito, hirap itong gumalaw, kaya wala na siyang ibang gagawin kung hindi ang mangitlog. Naglalabas ang isang queen termite ng itlog sa bawat 3 segundo. Ibig sabihin, nakakapangitog ito ng halos 30,000 eggs sa isang araw. Hindi mapipigil ang pagdami ng kanilang colony hanggat buhay ang kanilang queen. Pero walang tigil sa pangitlog ang reynang ito. Bawat itlog na kanyang inilalabas ay kinukuha naman ng mga worker termites. Sobrang liit, no? Sila ang toka sa pag-aalaga ng mga itlog, pati na rin ang kanilang reyna, paggawa ng bahay at pagkuha ng pagkain. Sila ang madalas na makita natin sa labas ng kanilang bahay kasama ang mga soldier termites. Soldier termites naman ang may responsibilidad na protektahan ang buong colony sa mga predator. Sila ang nasa front line upang masiguro na ligtas ang paligid. May 2 silang ngipin o mandible na ginagamit pang taboy ng mga insekto gustong lumapit sa kanilang colony. Ginagamit nila yung kanilang mandibles, no, pang taboy dun sa mga insektong lalapit sa kanilang colony if they feel like it is being threatened. Sa loob naman ng kanilang bahay, may mga kulay puting anay na naiiba. Pero ang mga ito, worker termites din. Hindi sila lumalabas ng colony o palaging nasa ilalim lang ng lupa. Kaya naman hindi nila kailangan maging pigmented o magkaroon ng matingkad na kulay katulad ng mga soldier termites. And kapag tinignan mo maigi itong mga tunnels na ito, may makikita ka parang mga white specks. Ang tawag dito, ito yung fungus garden. So itong mga mound termites, ang ginagawa nila, nangungolekta sila ng kahoy sa iba't ibang lugar sa paligid nila. Hindi nila mismo kinakain yung kahoy, but indirectly, kinukuha nila itong mga ito, nilalagay dun sa lining ng tunnel nila para maging fungus, which eventually becomes their food. Kailangan lang nila yung kahoy as a product in order for them to manufacture their own food. Ang colony sa araw na ito ay may bisita. Makikitang pag-alaga-ala siya sa loob ng punso. Pero ang ipis na bumisita, hindi na rin naiiba. Dahil napag-alamang kamag-anak pala ng mga ipis ang mga anay. Medyo matagal naman nang sinasuggest ng mga systematist na ang anay at ang ipis ay magkamag-anak, no? So based doon sa structure ng genitalia ng isang grupo ng ipis, itong mga cryptosurcids na kumakain din ng kahoy,
at saka sa proventriculus nila. So ito yung proventriculus ay isang structure sa loob ng gut ng mga insekto na tumutulong pang digest. So nakikita na noon pa na medyo magkahawig itong mga structures na to. Mound building termites ang tawag sa uri ng anay na gumagawa ng mga punso na makikita kalimitan sa ating mga bakuran. Pero may isang uri ng anay na stay in sa ating mga bahay. Dahil sa loob na mismo ng ating bahay sila gumagawa ng kanilang mga bahay. Philippine milk termites ang tawag sa kanila. Sa wild, mga patay na puno ang pagkain ng mga Philippine milk termites. Pero sa oras na mapalapit sila sa mga kabahayan, mga kahoy sa bahay ang kanilang punterya. Kaiba sa mound building termites, ang Philippine milk termites ay direktang kumakain ng kahoy. Subterranean din sila o pailalim sa lupa kung gumawa ng bahay. Kaya naman malaking problema kapag nagsimula na silang maminsala ng ating mga bahay. Ito rin ang naging problema ng nanay na si Christine. Dahil sa paulit-ulit binabalikan ng mga anay ang kanilang bahay, kahit na nagpa-treatment sila, nagdesisyon silang pag-aralan ang insektong ito. Pinag-aralan nyo din daw maigi itong mga termites at itong mga anay na to. Ano ba yung mga natutunan nyo sa kanila? I-share nyo naman. Yung tulong sa lababo, kasi nga gustong-gusto nila yung dark and moist area. Mm-hmm. So, kailangan yung lababo mo ay dry, hindi tumutulo, yung ganun. Kasi diba minsan hindi natin pinapansin, konting-konting tulo yan. Kaso lang talagang doon yung gusto nila yung lumalambot yung kahoy. Tapos yung sa bakuran, titingnan mo rin, lalo na kung may front and backyard ka. Kasi yung sa akin, tatlong anay queen ang nakuha ko sa loob ng garden eh. Ah, ayun, magsak. Yun yung king. Ito si king. Yung queen. Balik mo. O, yan ang queen. Ang gamo-gamo pag tag-ulan, ay hindi natin pinapansin. Ikot lang siya ng ikot dun sa ilaw natin. So, kailangan pag may gamo-gamo, yun kasi yung mga alates. Sila yung mga nagme-mating type. They're nuptial flight. So, ito yung pag naglalabasan na yung mga alates, yung mga pakpak na termites. So, naghahanap na sila ng ka-pair nila. Magde-decide na sila na bumaba. So, ang mangyari, maghahanap na sila ng suitable area kung saan nila gustong mag-nest. Sa ngayon, sa pangatlong pagkakataon, may mga gamit sa bahay ni Christine na kinakain daw muli ng anay. Kaya naman, may paalala si Sir Juan na nasa pest control business para hindi na magpabalik-balik ang mga anay sa ating bahay. Ano ba yung pinakamatindi na paraan para matanggal sila? Yung iba kasi, ang akala, pag nakakita sa cabinet, yung cabinet lang ititreat mo. Tatanggalin? Oo, yan ang ipapatayan ng anay. Pero hindi yon. Pagka-control kasi, ang pinakamagandang gawin is buong bahay ititreat mo. Eh, lahat ng possible entry ng anay, kailangan malagyan mo ng chemical yon para walang umatake sa iba. Kasi pagka ginawa mo yung isang part lang, dun lang may chemical, walang chemical dun sa ibang cabinet, dun lilipat. Sa pagpunta namin sa mga kagubatan, may isa pang uri ng anay kaming nadiskubre. Dahil mayroon palang hindi kahoy, kundi lumot ang kinakain. Sila ang mga processional o marching termites. Binibilot nila ang mga lumot at binubuhat papunta sa kanilang nest sa taas ng puno. Exposed sila at hindi subterranean. Makikita mo silang naglalakad sa ibabaw ng lupa at mga puno. And the only way that we are seeing and appreciating it right now is because we're using a telescopic camera. So itong special camera na ito is able to magnify these very tiny creatures. Katulad ng ibang grupo ng anay, ang worker termites ang kumukuha ng pagkain habang pinoprotektahan ng mga soldier termites. Pero ang pagkakaiba, mayroong snout o nguso ang mga soldier termites ng uring ito.
Itong mga anay naman talaga, hindi naman sila dinesign para tayo pahirapan. Actually, they're part of the decomposing structures ng ating environment. So kapag may punong natumba sa ating mga kagubatan, sila yung pupunta para mas madali itong ma-degrade at mas madali itong mapakinabangan ng lupa. However, sa patuloy na pagkaubos ng mga bundok, hindi naman nila ma-differentiate kung alin yung actual na puno at yung actual na bahay natin. Practically, they are just doing their jobs to survive and to propagate their population. Kumaga, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.